Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata, purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Pasisimulan na po natin ang ating mga pagpupuri at pagluwalhati sa banal at malinis na pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 108 sa atin pong mga himnaria. O Jesus, kaibigan tapat, aliw sa dusa ko't pagkabag, ang buhay kong nawa. Ang aming kasalanan.
sugo sa ating kaligtas ay gayon din. Jesus ka ibig ang magaling. Jesus tapat kong ipagpatuloy po natin ang pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo bilang 122 mula po sa imnaryo ang ating aawitin. Iglesia, Pabayo ba'y inakuan
Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan kapo sa lahat. Ama na sakbibika sa iyong pag-ibig, sagana kapo sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila kapo sa iyong pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Ikaw po ang nag-iisa buhay na Diyos, ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Naawa, nahabag ka rin po sa aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo rin po sila at inilagay mo sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka po nila, ama, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Sa malinis mong pangalang Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong maralita, munti, dukhang bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Gayon din po sa bawat tirahan ng iyong mga tunay na mananamba sa espiritu mo po at sa iyong katotohanan, at sa bawat dampang tahanan ng mga lalaki at mga babae na sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa amin sa huling araw, sila man ay nakapakinig. Kinatok mo rin ang kanilang mga puso at isipan, tinawag mo rin po. Inilagay mo rin sila sa iyong banal na kawan at sa araw at sa oras po ng Huwebes ng gabing ito. Kasama po namin silang lahat sa Espiritu, na bagaman malalayo kami sa isa't isa sa literal na mga pangangatawan, hindi namin ginagawang kadahilanan ang pagkakawalay namin sa isa't isa sa aming mga paniniklohod sa pangalan mong Kristo Jesus. Ipinaiilang lang namin ang amin pong sama-samang tinig ng aming mga pagpapasalamat.
Amang banal, maraming maraming salamat sa iyo. Sa mga araw, pinalipas mo po muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Mga araw na lipos ng mga kapayapaan, buhay, kagaling at kalakasan, pinakain mo po kami, dinamtan, pinalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming maraming salamat po. Lalo mo pong dinaragdagan, pinagtitibay ang aming mga pananampalataya sa pamamagitan po ng pagpapakain mo sa amin sa araw ng Huwebes at sa tuwing araw ng Linggo. Dinidilig mo't pinaiinom ang aming mga kaluluwa ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati ang iyong banal na pangalan sa Espiritu mo po't sa iyong katotohanan. Panginoon, kung kami po nagkulang, nagkasala at hindi pa rin nangakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian, sa Huwebes po ng gabing ito, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami muli turuan. Ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, kasangkapanin mo sanang muli ang bibig at labi ng iyong hamak at wala mong kabuluhang alipin. Banalin mo sana ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, ilagay mo po sana sa kanyang bibig ang iyong mga dalisay at mga banal na salita ng buhay. At kung ito po ay mapakinggan ng bawat isa sa amin, Amang banal, tumubo sa kaibuturan ng aming mga puso at kalooban, matuto kaming lahat ng mga banal na pagkatakot sa iyo at ng banal at katotohan ng pananampalataya lamang, at kami makasunod sa lahat ng daan ng buhay na ibig mo pong aming lalakaran. Sa ikalawang pagparito mo po'y makapasok kami sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, habang kami po ay nangakikinig, dalawin mo nawa kaming lahat sa loob ng amin-aming mga dampang tahanan. Hipuin mo po sana ang aming mga pangangatawan. Ipaabot mo rin hanggang sa amin-aming sariling mga kabyak ng puso, sa amin-aming mga anak, mga manugang mga apo, ang iyong banal na pagpapala, ang iyong banal na pagliligtas. Tulungan mo po sana kami, Panginoon, ng bawat tahanan sa amin, maging sisidlan ng iyong mga banal na salita, at ito po ay maisiwalat ng bawat isa sa amin, hindi lamang sa amin-aming sariling sambahayan, kung hindi maging sa lahat ng mga taong nakapalibot sa amin-aming kinaroroonan. Ama naming Diyos, lubos ang aming pag-asa. Dinirinig mo po ang aming samo, ang aming mga pananambitan. Idinadalangin namin muli sa iyong dagdagan mo pa sana kami ng marami pang araw na lipos ng buhay, kapayapaan at kagalingan. Una na nga po kami na patuloy ng tumatanda. Ang iyong hamak na alipin, ang aking kabyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, at ang marami pa sa aking mga kapatid sa iyong banal na kawan, gayon din ang lahat ng aming mga kaibigan, na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin, sinasampalatayanan po naming diringgin mo sa iyong banal na kaharian sa langit. Ito po ang iyong ipagkakaloob, ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! At ngayon po, mga pinagpipitaganan, mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Una na nga po, sa loob ng atin-ating sariling mga tahanan, Charity Begins at Home,
ihanda na natin ang atin munang sariling mga kaluluwa, ang ating mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. Kung meron na tayong mga kamag-anak at mga kaibigan, ipag-anyaya natin sa araw at oras na ito. Huwag natin silang pabayaang makauwi o makalabas ng tahanan. Huwag nating ikakahiya ang pangalang Kristo Jesus at ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia o ang ating mga banal na kasulatan at atin pong pasimulang buksan ang pinakapaksa inihanda ng Panginoong Jesus doon sa kanyang kaharian sa langit. Una po nating babasahin sa Bibliang English na pinanggalingan, Jeremiah chapter 17 and the verses 5. Sa King James Version, "Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord." Ganito ang sabi ng Panginoon, "Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Diyos." Susumpain po ng Panginoong Diyos ang bawat tao na tumitiwala sa tao. Pinaka buod ng ating pag-aaral, tayo po ay mga tao. At talaga naman kung minsan, kung hindi man kadalasan, ang lahat ng tao ay nagtitiwala sa kanilang sarili at dahil nga po, kasaganaan ng buhay, eh maraming mga tao talagang nakakalimot na sa mga salita ng Diyos. Tulad ng huling bahagi ng ating paksa, Jeremias 17:5, "Sumpain ng tao na ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon." Alam natin ito at kitang-kita natin sa ating kapaligiran, lalo na nga sa mga mayayaman, mga matatalino, mga pantas, mararangya, mga popular, mga celebrity. Alam natin ang kadalasang nangyayari, nagaganap sa kani-kanilang sariling mga pamumuhay. Sila po ibinabaksak talaga ng Diyos. Alam natin, napakarami, hindi mabilang yan. Lalo na nga sa mga celebrity. Alam natin ang babata pa, namamatay na. Dahil nga po diyan sa droga, sa ipinagbabawal na gamot. Dahil nga po sa pag-inom ng alak, kagalakan, kasayahan. Tulad ng sinasabi ng paksa, ang kanilang puso, dahil malakas ang kanilang bisig, mayaman, popular, makapangyarihan, mga politiko, mga ma-impluensyang tao, mga leader, yung kanilang puso ay humiwalay sa Panginoon. Yun po ay sumpa na dito pa lamang sa sanglibutan, pinapangyayari na, nagaganap na ang sumpa ng Diyos sa iba't ibang paraan ayon po sa ating tinatawag na pinakapaksa sa Webes ng gabing ito. Upang ito ay ating maliwanagan, ang una po nating itatanong, ayon po sa Biblia, ano ba tayong mga tao? Hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag sapagkat hanggang ngayon, eh maraming tao hindi pa nila naiintindihan kung sino sila. Sa 9:17 ng Romanos, "Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon," ipagpapauna ko na po, ang Paraon na tinutukoy dito, yung pero doon sa Ehipto, sa kapanahunan po na inutusan ng Diyos si Moises, na suguin siya ng Diyos para sabihin kay Paraon, "Pakawalan mo, palayain mo ang aking bayan, ang Israel." Ituloy po natin ang ating pag-aaral.
Ganito po ang sinasabi ng mga santong sulat sa pamamagitan din po ni Apostol Pablo 9:17. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, ang tanong po natin, ano ba tayong mga tao? Sino ba tayong mga tao? Dahil sa layuning ito, meron pong dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang lalaking si Moses upang palayain nga po at pagsabihan si Paraon, palayain niya ang kanyang bansa ng Israel na inalipin nila sa loob ng 400 taon. Dahil sa layong ito, itinaas kita. Dito lamang makikita natin ang nagtataas sa tao sa pinakamataas na kapangyarihan tulad ng mataas na hari. Ang ibig lang sabihin ng paraon ay hari eh. Itinaas kita. Tayong tao, ang Diyos ang nagtataas sa atin. Ang Diyos din ang nagbabagsak sa atin. Itinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan mo, paraon. Kaya nga nasulat sa Biblia, sa matandang tipan, ang kasaysayan ng buhay ng Ehipto. Panahon nga ng bansa ng Israel. Itinaas kita upang maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan. At upang ang aking pangalan ay maitanyag sa buong lupa. Eh, totoo po naman yan eh. Kaya nga nakilala natin yung tinatawag na ako, yaong ako nga. Tinanong ng lalaking si Moses, sinusugo mo ako sa Israel, sa Ehipto? Kapag kanilang tinanong, sino ang Diyos na nagsugo sa iyo, sinabi ng Panginoon doon sa Exodus, alam natin, napaka maraming ulit na nating napapakinggan, sabihin mo sa aking mga anak, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ako yaong ako nga. Naitanyag ang pangalan ng Panginoon Diyos na noon, ang pagpapakilala nga niya sa kanyang sarili ay ako nga ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. 9:17 ng Romanos. Dito'y napakaliwanag, tayong mga tao ay itinataas ng Diyos na katulad ng pagtataas niya kay Paraon at meron siyang banal na layunin para yung kanyang pangalan makilala na ang pangalan niya ako yaong ako nga. At sa maraming mga talata sa banal na kasulatan sa wikang Ebreyo, Yahweh o Jehovah. At ang ibig lang sabihin ng salitang Yahweh o Jehovah sa Bibliang Ingles, G-O-D o God. Sa salita ng mga Alemanya, G-O-T-H, God. Sa wikang Tagalog, yung ako nga, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, yan ang tinatawag natin na bathala. Kaya dahil nga po dito sa pagkakataong ito, lahat ng tao nakakilala na ano, merong isang Diyos na buhay, yung naglabas ng kanyang bayan sa pagkaalipin sa loob ng 400 taon sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Ayon pa man din kay Apostol Pablo, paano pa lubos ang nililiwanag kung sino nga tayong mga tao? Ano ba tayo? Bukod sa natutuhan natin, siya ang naglagay sa mga hari tulad ni Paraon. At sa Romanos din, alam na alam natin, 13:1, mga kapatid, ang bawat kaluluwa magpasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang mataas na kapangyarihan na hindi inilagay ng Diyos. Dito'y napakaliwanag, lahat ng pamunuan, yung civil government, hari, reyna, premier, at kung ano-ano pang matataas na posisyon sa gobyerno, lahat po yan lagay ng Diyos. Bukod po sa tinatawag na matataas na kapangyarihan sa mga iglesia at mga relihiyon, masasabi po natin lahat ng relihiyon, makinig kayo, lahat ng iglesia, lahat ng relihiyon, itinayo ng mga tao, hindi po ang Diyos ang naglagay sa kanilang mga papa sa Roma.
sa kanilang mga obispo, sa kanilang kardinal, sa kanilang sugong anghel, sa kanilang wika nga tagapagligtas na mga tao, yung mga pastor, obispo. Sapagkat sa Biblia, iisa lang ang pastor na inilagay ng Diyos sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Pedro 2:25 na yun lamang ang dapat nating panumbalikan. Tayong lahat ay gaya ng mga tupa na nangaligaw, ngunit nangagbalik tayo sa pastor, sa obispo ng ano, ng ating mga kaluluwa, ang ating Panginoong Jesucristo. Eh bakit nga po siya lamang ang dapat nating kilalanin kung ang pag-uusapan pinakamataas na posisyon sa loob ng iglesia? Iisa lang ang iglesia. Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Ang Panginoong Jesucristo nagtayo ng kanyang iglesia. At yung iglesyang itinayo niya, yun ang katawan ng Diyos, Colossos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. At kapag binabanggit yung salitang iglesia, body of God, si Kristo nga po ang pinuno, siya ang ulo, siya ang head, na siya lang ang pastor at obispo. At ito namang mga iglesyang itinayo ng tao, eh sila po naghalal sa kanilang mga sarili. Unahin na yung mga papa sa Roma. Sino naghalal sa mga papa sa Roma? Eh di yung kanilang mga kardinal. Sino naghalal sa mga sugong anghel daw? Na kung ilang ulit nang namatay, palit naman ang palit, ipinapalit yung kanilang anak. Namamatay din. Hindi halal ng Diyos yan. Kaya sa Romanos 13:1, ang bawat kaluluway pasakop sa matataas na mga kapangyarihan. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi nanggaling sa Diyos, kung ang pag-uusapan, kapangyarihan ng gobyerno. Kamukha nga nitong ating pinakapaksa, tinanong natin kung sino tayong mga tao at sinagot tayo sa pamamagitan ni Apostol Pablo na si Paraon naging hari sapagkat itinaas ng Diyos para makilala ng civil government o ng lahat ng mga tao sa balat ng lupa na merong iisang Diyos, ang Panginoon Diyos na buhay, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ayon nga kay Apostol Pablo paman din, ano nga tayong mga tao? Ituloy natin, 9:20. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Ito po, sasabihin ba ganang bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Napakaganda po ng ating pag-aaral. Sino ba tayong mga tao? Eh tayo po ginawa lang ng Diyos. At dito po, itinuturo ni Apostol Pablo, wala tayong karapatang tumutol sa Diyos. 9:21 ng Roma, wala bang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok? Sino ba magpapalayok? Eh di ang Panginoon Diyos. Dito inilalarawan ni Pablo kung paano tayong mga tao ay nilalang. Ang Diyos inilalarawan niya na tulad sa manggagawa ng palayok, kumipo ng putek, wala bagang kapangyarihan sa putek ang magpapalayok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa sa ikahihiya. Ay nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang nais na gawin sa atin. Wala bang kapangyarihan ang magpapalayok na yung putik na kinuha niya, nilimpak niya, gawin niyang flower base? Yung iba naman ay gawin niyang palayok para gamitin sa pagluluto? Mainitan sa apoy? Wala po tayong magagawa. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay upang gawin sa isang limpak, sa ikapupuri, at ang iba naman sa ikahihiya. Kaya merong palayok na maitim, merong flower base na maputi. Kaya hindi kataka-taka, tayong mga tao, iba-iba ang kulay. O yung mga Inchik, yellow color daw yan. Yung mga taga-Africa, ay maiitim. Tayong mga Pilipino, bukod sa mga maliliit na mga tao tayo, mga punggok, mga pangupailong natin, ang papangit nga raw natin, eh may magagawa ba tayo kung ako ilalangin ng Diyos na pango, maliit, pangit? Wala tayong karapatang magtanong sa Diyos. Ano ang pagpapatunay na sa katotohanan tayong mga tao nang lalangin ng Diyos, eh talagang nanggaling tayo, literally, mankind came from the dust or clay of this earth. Buksan natin ang Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At
hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At sa 1:27 ng Genesis din, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang, nilalang niya sila, plural, no? Lalaki at mga babae. Ginawa tayo mula sa alabok ng lupa, at sa lahat ng nilalang ng Diyos, alam natin, inihanda muna ang lahat ng ating kakailanganin. Inihanda ang ilaw, nilalang ang buwan, ang araw, ang mga bituin para may ilaw sa sanglibutan na ating gagalawan. Salita ng Diyos, lumabas ang araw, ang buwan, ang bituin, ang ulap, ang langit. At sa pamamagitan ng salita, bumukal ang mga lumilipad, ang mga halaman, ang mga prutas, ang mga gulay, ang lahat ng bagay. Nakakailanganin muna nating mga tao, hindi ko nababasahin para huwag tayo masyadong humaba. Inihanda muna ng Diyos yan. At nang lalangin ang tao ng Diyos, ang Diyos hindi lang sinabing magkaroon ng Eva, magkaroon ng Adam. Alam natin, kumapal ng putik, inanyuan ang unang lalaki, ang ating ama na si Adam, at nang maanyuan na ito, yung butas ng ilong, yumuko ang Diyos, hiningahan ng hininga ng buhay, kaya nga ang tao naging kaluluwa na may buhay. At hindi lamang gayon. Sinasabi ng kasulatan, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Meron palang larawan ang Diyos. E ano ba talaga ang katotohanan tungkol sa tinatawag na Diyos? Sa San Juan Kapitulo 4, versikulo 23 at 24, ang Diyos ay Espiritu. At kapag binabanggit natin ang Espiritu walang laman at walang buto. At sa 24 ng San Juan din, 4:24, hinahanap ng Diyos ang mananamba sa Kanya, magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos po walang larawan, walang anyo. Ang Diyos po, 32:27 ng Jeremias, naririto ako ang Diyos ng lahat na tao, may anumang bagay ba na mahirap sa akin? Wala pong imposible sa Diyos. Espiritu siya, walang laman, walang buto, walang anyo, walang larawan, pero lahat ng bagay magagawa niya. Kung gusto niyang magkatawan tao, magagawa niya. Sinasabi rin sa San Juan 1:1 hanggang 5 at 14. Alam natin yan, basahin ninyo. Kung gusto niyang lumagay sa kalagayan ng isang punong kahoy na naglalagablab na hindi na nasusupok, nagawa niya nang magpakita siya kay Moses sa bundok ng Horeb. Ngayon, ano ang tinatawag na anyo na ibinigay ng Diyos sa mga tao pagkatapos na anyuan niya ng kanyang larawan? Hindi ko na po babasahin isa-isa. Alam natin, ang Diyos omnipotente. Yan po ay wikang Latin. Sa English po, God is Almighty. Ano yung kukuhanin natin doon na inianyo niya sa ating mga tao? Ang tao po, binahaginan ng tinatawag na kapangyarihan. Kaya po tayong mga tao, tayo po ay merong ating tinatawag na kalayaang makagawa ng gusto natin. Nakuha na ninyo. Ano pa ang Diyos? Ang Diyos ay omnisciente. Sa English, God is omniscience, na kung liliwanagin lamang, pinaka matalino sa lahat, siente, omnisciente. Yung omni, pinaka, siente, katalinuhan o wisdom. Binigyan tayo ng Diyos ng katalinuhan, yun ang larawan ng Diyos. Binigyan tayo ng katiting na karunungan. Kaya tayo mga tao nakaka-imbento. God is omni-amore. Ang Diyos ay pag-ibig. Pinakadakilang mangingibig ang Diyos. O, binigyan tayo ng tinatawag na bahagi ng kanyang pagiging pinakadakilang mangingibig. O, alam na alam natin yan pagdating sa pag-ibig. De, ano pa? God is omnihostisya. God is justice. Kaya tayong mga tao, marunong tayo na humusga. We can judge. Sa mga tuwid, ang larawan ng Diyos, binigyan tayo ng larawan niya na
kapangyarihan, katiting na kapangyarihan. Binigyan niya tayo ng karunungan, kaya tayo marunong. Binigyan tayo ng pag-ibig, kaya nga ang puso natin marunong umibig. At binigyan tayo ng katarungan, kaya tayo marunong na tumimbang ng masama at ng mabuti. Yan ang larawan ng Diyos. Magkagayon man, mga kapatid, na binigyan tayo ng katiting na larawan ng Diyos, ano ang pagpapakilala ng banal na kasulatan tungkol sa ating mga tao? Buksan natin ang Genesis 1:28, nang malalangnan ng Diyos ang ating mga magulang. At sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y mangagpalaanakin at magpakarami, kalata ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa ibon, sa himpapawid, sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito ay binigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain at bawat hayop sa lupa, bawat ibon, sa himpapawid, lahat ng pananim na sariwa, pinakapagkain at nagkagayon, at maging ang bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ibinibigay ko sa inyo ang lahat na pinakapagkain at nagkagayon. 1:31 ng Genesis, nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha, narito, napakabuti. Ang ibig sabihin, pagkatapos na malalangnan ng Diyos ang lahat ng ating kakailanganin, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang sanglibutan, ang mga ulap, ang lahat ng mga bagay, ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga isda, ang lahat ng mga halaman, binasbasan pa tayo at binindisyonan. Anong ginawa ng Diyos? Ginawa tayong makapangyarihan saan? Sa lahat ng mga bagay na mababa lamang sa atin. Ginawa tayong Diyos sa sanglibutan. Pinatunayan ba yan ng mga apostol? Na tayo nga nang lalangin ng Diyos, tayo naman ang pinaka-Diyos sa balat ng lupa, sa lahat ng ating masasakupan. Hebreo 2:7, ayon kay Apostol Pablo, siya ang tao, ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya ang tao, pinutungan mo ng kalwalhatian at karangalan. Eh kaya nga meron tayong nakikilalang mga hari, mga rene. Kung meron man silang matataas na kapangyarihan sa atin, eh yan ay lagay ng Diyos. Ang Diyos ang naglalagay sa mataas na katungkulan sa sino man. At tandaan ninyo, ang Diyos din ang nagbabaksak sa bawat tao ayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan. Binigyan mo ng kalwalhatian at karangalan at siya ang tao, inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Ginawa tayong tagapamahala ng Diyos sa sanglibutan. Kaya tayo nga, ang dinidiyos ng lahat ng mga mababa sa atin, tayo ang Diyos ng mga hayop. Kaya tayo, pwede tayong humuli ng hayop na pwede nating kainin, humuli ng ibon, humuli ng iba't ibang mga hayop. Na kung liliwanagin lamang, in general sense, mankind is the head of everything that God created for the sake of our own living. Pero sa huling kapanahon ng ito, ibig kong liwanagin sa inyo, huwag naman ninyong aabusuhin ang pagiging Diyos nga natin ng mga nakabababa sa atin. Baka naman ang gawin natin ako ikaw ay mababa lang ng konti sa mga anghel, ako ikaw ay binigyan ng kapangyarihang maging Diyos ng mga mabababa sa akin, baka naman aapihin ninyo yung ibang mga tao. Ayan nga ang ginagawa ng maraming mga tao, lalo na nga ng mga kasaysayan ng mga unang panahon sa sanglibutan. Kaya merong dark ages, kaya merong days of conquering of other nations towards the meek and lower class of people or nations. Kaya merong mga taong ginagawa naman nilang bihag at mga wika nga, mga napaka busabos ang ibang mga tao. Hindi po gayon. Tayong lahat, pantay-pantay sa paningin ng Diyos na kung liliwanagin lamang,
Lalo na nga sa huling araw na ito, eh tayo, Diyos ng mga hayop na pag-aari natin. Eh napakaraming tao na umaasa sa hayop para may kainin, may isa kabuhayan. Huwag mo namang huhulihin lahat, huwag mo namang sasakupin lahat. Mga kapatid, bumili ka sa tindahan, sa palengke, iyon. Yan ang ibig na ituro sa atin. Tayong mga tao, mababa lamang ng kaunti sa mga anghel. At tayo po ang Diyos ng mga ibang mga bagay. Eh bakit po ba ganaman? Sinasabi ng Diyos sa ating paksa, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Eh kapatid na Cirilo, eh tayo palang mga tao, eh binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo pala binahaginan ng kapangyarihan, binahaginan tayo ng karunungan, ng pag-ibig, binahaginan pala tayo ng hostisya. Eh bakit sinasabi ng paksa, sumpain ang tao na ang tiwala ay sa tao? Ang ibig bang sabihin, kapatid na Cirilo, huwag nating pagkatiwalaan ang sino mang tao. Pabayaan ninyo ang Biblia ang magpaliwanag at hindi tayo. Ecclesiastes 12:1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo, ang kinakausap tayong mga tao. Sa mga kaarawan ng iyong kabataan, habang bata tayo, habang malakas, alalahanin natin meron Diyos na parang magpapalayok na inanyuan tayo, ginawa tayo. Hiningahan tayo ng hininga ng buhay, ginawa tayong mga Diyos ng mga nakabababa sa atin. Alalahanin mo ang may lalang sa iyo. Bago dumating ang masamang araw, bago ka magkasakit ng mabigat, at ang mga taon ay lumapit, ang mga araw na malapit ka ng mamatay, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. At sa 12:7, bakit kailangan huwag nating kalilimutan na may isang dakilang Diyos na lumalang sa atin? 12:7 ng Ecclesiastes din. Ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ano ang dahil at ang ating paksa nagpapaliwanag, susumpain ang tao na tumitiwala sa tao? Dapat po alalahanin natin na ano, iisa lang ang Diyos na may lalang sa atin. Alalahanin natin, kaya tayo nabubuhay dahil sa Kanya. Huwag nating kalilimutan sa kabataan natin habang may lakas tayo, habang tayo'y nabubuhay, bago dumating ang mabibigat na karamdaman, bago dumating ang kawakasan ng ating mga hiram na buhay, bago tayong mga tao'y mabalik na muli sa alabok ng lupa. Sapagkat sa lupa tayo kinapali, sa lupa tayo nang galing, pinag-uutusan tayo ng Diyos, mga kapatid. Bakit susumpain tayo kapag tumiwala sa tao? Baka kalimutan nating mayroong iisang Diyos na lumalang sa atin, mga kapatid. Huwag nating kalilimutang Siya ang bumubuhay sa atin bago malagot ang ating mga hininga, bago tayo mamatay, bago tayo mabalik sa alabok na ating pinanggalingan. Huwag nating kalilimutang may iisang Diyos na manglalalang na nagpapanatili ng ating mga hiram na buhay. Kaya nga ano ang ninanais ng Diyos na ating maunawaan sa ating paksa? Mika 6:8. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao. Baka makalimutan natin eh. Kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, na lumalang sa iyo, ang alin, ano ang gusto niya habang nabubuhay tayo? Gumawa na may kaganapan. Ano ba ibig sabihin ng kaganapan? Do wholefully ang ibig sabihin, magpakabanal tayo. Gumawa ng kaganapan, ang ibig sabihin, sakdal na sakdal. Whole, holy. Ibigin ang kaawaan, lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Yan po ang ibig ng Diyos. Eh, kaya nga ang maraming mga tao, tulad ng ating paksa, sumpain ang tao na tumitiwala sa kanyang sarili. Tumitiwala sa tao. Yung kanyang sarili, dahil siya'y tao, tinitiwalaan niya yung kanyang sarili mismo. Bakit?
Eh, mayaman ako, matalino ako, politiko ako, presidente ako, senador ako, hari ako. Walang dadakila kaysa akin. Ginagawang laman ang kanyang bisig. Ang ibig sabihin, akala niya kaya siya naging presidente, kaya siya naging hari, kaya siya naging reyna, kaya siya naging politiko at makapangyarihan, matalino, maimpluensya dahil sa kanyang sariling bisig o sa kanyang sariling kapangyarihan. Nalimutan niya, meron lang isang Diyos na nagbigay sa kanya ng bahagi ng tinatawag na pagiging makapangyarihan, matalino, lipos ng pag-ibig, lipos ng kaluwalhatian, itinaas lang siya ng Diyos. Kaya nga, nang panahon mismo na itinayo na ng Diyos, maging ang kanyang bansa ng Israel, mga tagapakinig at mga magulang, nang mailabas na nga po ni Moses sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos ang bansa ng Israel. At alam natin yan, napakaraming ulit na nating napakinggan, hindi ko nababasahin. Binigyan nga sila ng lupain na binubukala ng pulot at ng gata. At upang sila ay huwag lumihis ng landas sa nais ng Diyos na sila'y lumakad na kasama ng kanilang Diyos habang may lakas, habang may buhay, huwag nilang kalilimutan na merong Diyos na nagbigay sa kanila ng lahat ng kabutihan. Maging ng panahon ng bansa ng Israel, pinagkalooban pa sila ng 2 tapyas na bato. Mga kapatid, nasa 2 tapyas na bato'y sinasabi, Exodus 21-5, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa pagkalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang larawan ng nasa langit, nasa lupa at ng nasa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Sinabi pa ng Diyos, akong Panginoon mong Diyos, Diyos na mapanibughuin. I am a jealous God. Pag sumamba kayo sa ibang Diyos, pag gumawa kayo ng larawan na gagawin ninyong Diyos, Diyos-Diyosan, paglilingkuran ninyo, dadalawin ko kayo hanggang 3rd at 4th na sali ng inyong lahi. Ang ibig lamang sabihin, susumpain kayo ng Diyos. At sa kabila nga po ng lahat, nang maging matatag na ang bansa ng Israel, nandun na nga sila sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata, alam natin ang kasaysayan, eh nainggit sila sa mga kahariang nakapalibot sa kanila, humingi sila ng hari. Bagaman alam nila ang Diyos ang pinakahari nila. Noong panahon na yon, that is a theocratic government. Ang kanilang pinakalider, yung mga propeta katulad ni Propeta Samuel, humingi sila ng hari. Bigyan mo kami ng hari. At ito nga ang kahilingan ng bayan, ang ginawa naman ng Diyos. Sinabi kay Samuel, huwag kang mag-alala Samuel, hindi ikaw ang kanilang itinakwil kung hindi ako. Ayaw na nilang maghari ang Diyos sa kanila. Tinan niyo ang kaisipan ng mga tao. Bigyan mo kami ng hari. Ang ginawa nga ng Diyos, pinag-utusan si Samuel, buhusan mo ng langis sa ulo si Saul. At sabihin mo sa kanila, ito ang gagawin ng hari. Pamamahalaan kayo ng hari, hihingan kayo ng taxes. Ayan po, kaya puro taxes eh. Taxes dito, taxes dito, taxes diyan. At gagawing mga alipin ang inyong mga babae, yung mga asawa ninyo, yung mga anak ninyo, kukuhanin ng hari yan. Gagawing katulong ng hari. Ang mga anak ninyo, gagawing mga sundalo. Kaya yan ang nangyayari sa buong mundo. Mga tagapakinig, at mga magulang, at magmula nga noon, alam natin, ang naging kasaysayan ng paghahari ni Haring Saul, ibinaksak ng Diyos, sapagkat sinuway ang utos ng Diyos, inihalili si David, nang mamatay na si David, ang humalili si Solomon, na napakahilig naman sa babae, lahat ng babae niya,
dinadala pati yung mga Diyos-Diyosan sa Jerusalem. Kaya sa Jerusalem, maging nung panahon na yon, maraming mga relihiyon, maraming mga templo. Ang mga babae ni Solomon, baka hindi nyo nalalaman, kaya maraming relihiyon doon sa Jerusalem hanggang ngayon. At naghali-halili, pagkatapos ni Solomon yung kanyang mga anak, pagkatapos nung kanilang mga anak, hanggang sa nakalimutan nila. Nilimot nila ang tinatawag na kautusan ng Diyos maging ang dalawang tapyas na bato. Totoo ba yan? Buksan ninyong Jeremias 7:13 hanggang 18. Mga kapatid, gagawin ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan, yung bansa na Israel, ang ibig sabihin pangalan ng Diyos yun, bahay ng Diyos nung araw, yung Israel, prinsipe ng Diyos. Akin kayong itatakwil sa aking paningin. At pinagsabihan ng Diyos si Jeremias, huwag mong idalangin, 7:16 ng Jeremias, ang bayang ito, ni palakasin man ang daing mo patungkol sa akin, sa kanila, ni idalangin mo man sila sa akin, hindi kita pakikinggan, Jeremias. Eh bakit niya? Ang tanong na Jeremias, ano bang ginawa ng iyong bansa na Israel, ba't ayaw mo na silang patawarin? 7:18 ng Jeremias, ang mga anak, hindi mo ba nakikita? Namumulot ng kahoy. Ang mga tatay, ang mga ama, nagpapaningas ng apoy. Ang mga babae, ang mga nanay, nagmamasa ng masa. Bakit? Upang igawa ng mga tinapay, ang alin, ang reyna ng langit, at upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos upang kanilang mungkahiin ako sa langit. Yan. yan ang iginawa. Yan ang ginawa ng bansa ng Israel sa kabaitan ng Diyos. Humingi ng hari, binigyan ng hari. Ay, akalain mong gumawa naman sila ng mga Diyos nila. Reyna ng langit. Eh, panahon pa ng bansa ng Israel, meron ng Mama Mary. Mga kapatid, iniiba-iba lang ninyong mga Katoliko ang pangalan. Mga kapatid at mga magulang. Kaya nga ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling bansa? Kaya't ganito ang sabi ng Diyos narito, ang aking galit, ang aking kapusukan, mabubuhos sa dakong ito, sa tao, sa hayop, sa mga punong kahoy, sa parang, sa bunga ng lupa, masusupok at hindi mapapatay. Magmula po noon hanggang ngayon. Huwag na nating pag-aralan pa kung bakit ang bansa ng Israel naging alipin sa bayan ng Babylonia sa pamamagitan ni Haring Nabucodonosor sa loob ng 70 taon, the 70 years of Israel's Babylonian captivity, sumpa ng Diyos dahil sinuway ang dalawang tapyas na bato. Una na nga ang huwag magkaroon ng ibang Diyos at huwag gagawa ng larawan. Sinuway nila, kaya binigay sila sa kamay ng mga kaaway. At pagkatapos nga po noon, dumating pa maging ng kapanahonan Kristiyano, anyo Domini, year 70, ipinahintulot ng Diyos, ibigay sila sa kamay ng emperyo ng Roma, ng ipasunog ng emperador ng Roma, sa pamamagitan ni Nero, kung hindi ako nagkakamali, ang Roma, ang Jerusalem. Pinasunog ang mga banal ng Diyos, kinubkob, winasak ang templo ni Solomon, na noon ay hindi pa lubusang naitatayo ng pag-utusan ni Haring Sirong Dakila, mga kapatid, mga ilang daang taon bago year 70 na ipinag-utos ng Diyos kay Siro, itayong muli ang templo ni Solomon. Hindi pa halos na itatayo ng puspusan, binigay na uli sila ng Diyos sa kamay ng mga kaaway na mga Romano. At hanggang ngayon, 2016, alam natin ang kapighatian, ang tinatawag na mga nangyayari sa bansa ng Israel, yan ay sumpa ng Diyos. Bakit? Mga kapatid at mga magulang, sinuay nila ang tinatawag na kautusan ng Diyos at sinumpa sila. Tulad nga ng sinasabi ng ating paksa, Jeremias 17:5, sumpain ang tao na tumiwala sa tao. Mga kapatid, yung mga hari ng Israel, tumiwala. Kanino? Sa tinatawag na kani-kanilang sarili. Sinunod yung kani-kanilang mga sariling kapasya. O hindi ba mga tao rin sila? O kaya,
Sinuway nila ang utos ng Diyos, naniwala sila sa kanilang sarili, at literalmente talagang yung mga hari na yan, meron silang mga tinatawag na mga tao na mga siyang nagbibigay sa hari ng tinatawag na mga advices nila, ang mga adviser nila. Ang huli po nating mga katanungan, ano po ang katunayan ayon rin po mismo sa mga apostol na tuluyan ang napahiwalay ang Israel mula sa kamay ng Diyos sapagkat sila nga po ay nagsitiwala sa kani-kanilang tinatawag na sarili, yung mga hari nila. Si Solomon, tumiwala sa kanyang sarili. Yung naghali-haliling hari. Hindi ko nababasahin lahat ang kasaysayan ng mga hari ng Israel. Kung paanong sila talagang tumiwala sa mga tao. Hindi na tumiwala sa Diyos na naglabas sa kanila sa kamay ng paraon sa Ehipto. Romanos 11:11 ang patunay ni Apostol Pablo na magmula noon, hanggang ngayon at hanggang ikalawang pagparito, mananatili ang mga kapighatian. Kaya nga, hindi lamang ang Israel ang buong-buong sanglibutan. Dinadalaw ng mga sumpa ng Diyos ang malalakas na ulan, ang malalakas na lindol, ang mga digmaan, ang mga peste, ang mga sakit na walang kagamutan, ang kaguluhan, maging yung mga pagsagana ng mga iglesia at mga relihiyon na mga utos, aral ng mga demonyo ang sinusunod. Yan ay pahintulot ng Diyos upang gawin nila ang mga bagay na hindi nararapat. Basahin ninyo, Romanos 1:25-27. Basahin ninyo, mga magulang at mga kapatid. Balikan natin ang Romanos 11:11, ang katunayan na magmula po noon na sila'y nagsusunod sa mga utos ng kanilang mga hari, utos ng mga tao, sila'y isinumpanan ng Diyos. Romanos 11:11. Sinasabi ko nga na nga tisod kaya sila upang mga hulog. Huwag na huwag mangyari. Dadapot sa pagkahulog nila, dumating ang pagkaligtas sa mga hentil upang ipamungkahi sila sa paninibugo. Ayan. Si Apostol Pablo nagsasalita. Sino ba si Pablo? Alam natin ang kasaysayan ni Pablo. 22:4. Siya ang dakilang manguusig sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagpapapatay niya ang mga iglesia ng Diyos, pero kinaawaan at kinahabagan siya ng Diyos, tinawag siya sa daang Damasco, ginawa siyang ilaw sa kahintilan. Magmula nga sa pangalan niya na Saulo, ang sinabi sa kanya, tatawagin ka ng Pablo na kung liliwanagin, ilaw sa kahintilan, light of the Gentile. Kaya nga si Pablo ang nagbukas ng kadiliman, mula sa kadiliman, sa pag-iisip ng mga hintil, ibig sabihin ng hintil, labas sa bansa ng Israel, mga taong walang Diyos, walang pagpapala ng Diyos, pero dahil na magsisampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila po, naging mga anak na ng Diyos. Kaya nga, sa pagkahulog, sa pagkabagsak, sa pagkalayo ng Israel sa kamay ng Diyos, ito na ang pasimula ng kaligtasan sa mga hintil, para ang mga Israelita magselos, manibugho sa atin. Bakit? Talaga namang maninibugho sa mga hintil na nakaunawa ng katotohanan. Sa kanila na nga ang mga magulang, Romanos 9:5, sa kanila na mula ang Kristo, sa kanila na nanggaling ang Diyos ng magkatawang tao, nilapastangan pa nila. Ipako sa krus ang Kristo, pakawalan si Barabas. Sipin ninyo yan. Kung kayo man ang Diyos, baka hindi lang ganyan ang gawin ninyo, baka ultimano, ipukul na ninyo sa impyerno yung mga anak ninyong yan. Paano nga tayo naging mga Israelita sangayon sa mga banal na kasulatan? Galatians 3:24. Tayo mga intil. Ano pat ang kautusan siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo? Yung matandang tipan, una-una na nga, yung dalawang tapyas na bato, at yung mga kautusan ni Moses, ito nga po talaga ang nagdala sa atin . Sa Deuteronomio 18:15 at 18, sinabi ng Panginoon, Moses, ako'y magtatayo sa gitna ng aking bayan ng isang propeta na katulad mo. At pagdating niya sa kanila na sila makikinig. Mga magulang at mga kapatid,
Sino nga itong sinabi ng Diyos kay Moses, magtatayo ako ng isang propeta na katulad mo sa gitna ng bansa ng Israel? Aklat ng Mga Gawa, nang maganap ang hula ng Diyos. Mga Gawa, Kapitulo 3, 20 at 22, upang sa inyo ay italaga ang Kristo na siyang hinulaan ni Moses. Pagdating niya, pagdating ng Kristo, sa Kanya na kayo makikinig. Ang Panginoong Jesucristo ang hinulaan. Kaya ngayong matandang tipan, ang titik, ang kautusan, ito ang nagturo sa amin, sa aming mag-aanak, kung bakit kami ngayon nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano pat ang kautusan, ang matandang tipan, siyang naging tagapagturo namin upang ihatid kami kay Kristo. Kaya nga, 3:25, ngayon ay dumating na ang pananampalataya at wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. 3:27 ng Galacia, lahat ng sa inyo binautismuhan kay Kristo, ibinihis na si Kristo. Nang mapakinggan namin, may darating na Kristo sa gitna ng Israel. Nang mapakinggan namin, makinig kami sa Kanyang mga aral, sapagkat ang makikinig sa Kanyang mga salita, ibabangon niya sa huling araw, nagpabautismo kami. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, aklat ng Mateo 28:19, sinunod namin ang utos ng mga apostol. Nagpabinyag kami sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Paano namin nakilala ang Kristo? Dahil sa matandang tipan. Pero, wala na kami sa matandang tipan. Bakit? Meron ng isang bagong tipan sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi sa 3:29 ni Apostol Pablo, Galacia, kung kayo'y kay Kristo, eh sino ba na kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kayo nga ang binhi ni Abraham, mga anak na kami ni Abraham, mga Israelita na kami, tagapagmana ayon sa pangako. Mga anak na kami, hindi nga lang literally Israelite in the flesh, we are the Israelite in the spirit. Ngayon, bilang mga huling katanungan, paano pa po pinagdidiinan ng Diyos ang Kanyang galit sa mga tao na hanggang sa huling araw na ito ay tumitiwala sa mga tao? Buksan po natin ang Tito. Bakit galit na galit ang Diyos kapag tayong mga tao higit na pinagpapahalagahan ang utos aral ng mga tao? Tito 1:14, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Ayan, no? Eh, karamihan nga ng mga tinatawag nilang mga dakilang leader daw ng mga reliyon ng mga Hudyo. Alam naman natin, sa mga Hudyo nang galing ang Kristo. Katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao, huwag makikinig. Bakit? Nagsisisinsay sa katotohanan. Hindi ba totoo yan? Eh, ngayon nga lang po, 2016 eh. Akalain ninyo, dun mismo sa ating inang bayan eh, merong nangangaral, iglesia daw ng Diyos na kabanal-banal ang Kristo Jesus. Eh, tinamaan ang sinalibad ng pinutukan ng lahat ng demonyo at ng lahat ng impyerno sa lupa. Yang obispo ninyo, yan ang sumardina sa kanyang anak, sa kanyang babae. O mga kapatid, o Abril 1992, kung hindi ako nagkakamali, Abril 8 o 9, eh, headline yan sa Pilipinas, obispo! Drug addict na, drug pusher pa, sinardinas yung kanyang anak. Iglesia daw ng kabanal-banalan. O pagkatapos, mga kapatid, kung magtawagan yung mga iglesyang ganyan, at meron pa yung mga El Shalom Shalom, El Shaddai Shaddai. El Shalom daw, El Shaddai. Kung magtawagan sila, akala mo mga Hudyo? Ano ba sinasabi ng Diyos tungkol dyan sa mga kunyari, mga iglesia ng mga Hudyo? Apokalipsis 2:9, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Dadapot ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. Ayan! Namumusong kayo. Shalom, shalom, El Shaddai, Shaddai. Mga Hudyo, nagpapakunwari. Hindi sila gayon. Hindi sila tunay na Hudyo. Ano sila? Isang sinagoga ni Satanas. Ayan. Kaya po galit na galit ang Diyos.
Diyan sa mga demonyong mga relihiyon na yan, huwag kayong magagalit sa akin, no? May karapatan din akong magsaysay ng aking sariling kalooban. I'm still a citizen of this earth. And I am entitled to my own opinion. Mga demonyo yan. Sipin mong iglesia daw ng kabanal banalang Kristo Jesus, yung obispo eh, drug addict, drug pusher, pinatay yung kanyang 9 taong gulang na anak para wag mahayag ang kanyang kawalanghian. Hindi pa nasiyahan, inilagay pa sa metal cabinet, umorder pa ng maraming pabango at semento, inutusan yung assistant. Hindi ba naibulgar yan? Huwag kayong makinig sa katha ng mga Hudyo, El Shaddai, El Shaddai. Utos ng mga tao, ano ang dahilan? Sinsay sa katotohanan, kasinungalingan. At kung kasinungalingan, 8:44 ang wika ng Panginoong Jesucristo, kayo'y sa inyong amang diablo, sinungaling. Mamamatay tao. At kung mamamatay tao, Apokalipsis 21:8, sa lahat ng mga sinungaling at mga mamamatay tao, ang bahagi, dagat-dagatang, nagniningas na apoy at aso, pre! Amen. Kaya nga po, yan ang dahilan, mga magulang at mga kapatid. Na ano pa po? Ang banal na aral na ninanais ng Diyos na ating tanggapin sa paksa po nating ito. Ang dapat nating malaman, 23:19, aklat ng mga bilang, God is not a man, ang Diyos ay hindi tao, that He should lie, na siya'y magsisinungaling. Ang Diyos po ay Diyos at hindi tao. Lahat ng tao sinungaling. Walang matuwid, wala kahit isa. Romanos 3:18, ang Diyos lang ang dapat nating pagtiwalaan. At ano ang ibig ng Diyos? Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay kailangang magsisampalataya na siya nga ay isang Diyos na tagapagbigay ng gantimpala ng lahat ng nagsisihanap sa Kanya. Ano ang ibig ipakilala ng Diyos? Kailangang maging kalugod-lugod tayo sa Diyos na tayo'y sumampalataya sa Diyos na buhay at hindi tao. Ano ang dapat nating sampalatayanan para maging kalugod-lugod sa Kanya? San Juan 14:1, huwag magugulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Ako at ang Ama ay iisa. At ang wika ng Panginoon, ako ang daan, ako ang ilaw. Sino man hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Paano tayo makaparoroon sa Ama? 15:5 ng San Juan, ako ang puno ng ubas, kayong mga sanga. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Nasaan ba ang Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan. Colossos 1:18. Sa makatid bagay ng iglesia, katawan ng Diyos. E ano ba ang iglesia? Unang Tesalonica 2:14. Tinutularan na lamang natin ang iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Ito po ang napakagandang aralin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa Webes po ng gabing ito, Jeremias 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Ginagawang laman ang kanyang sarili at ang puso'y humihiwalay sa Diyos. Huwag nating gawing laman ang ating bisig. Huwag nating ihiwalay ang ating puso sa Panginoon. Tayo'y manatiling sumusunod, lumalakad, nakasama ng ating Diyos. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo po lamang, siyang ilaw, siyang daan, siyang pintuan, siyang katotohanan. Hindi tayo makakarating sa Ama sa langit kung tayo po hihiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ibig ng Diyos. Huwag tayong magtiwala sa kanino mang tao, lalo na dyan sa mga nagsasabing El Shalom, El Shalom, El Shaddai, El Shaddai. Kung mag-usapan, akala mo mga Hudyo, mga Pilipino naman. Mga demonyo kayo. Huwag kayong magagalit sa akin. Talagang galit ako sa mga sinungaling na mga mangangaral. Ito po nawa ang ipagpala. Ito po nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen! At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig.
ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga mag-anak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen! Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.